Si Clara Morova ay isang 31 taong gulang. Siya ay ipinanganak noong taong 1975. Si Clara ay may isang kapatid na babae na nagngangalang Katerina, 33 taong gulang. Sila ay kapwa nakatira sa Czech Republic. Ang dalawang magkapatid ay sobrang nagkakasundo kung paano nila na isa sa katuparan ang kanilang mga misyon sa Diyos. Si Clara ay may dalawang anak na lalaki, si Andre na 8 taong gulang at si Jacob na 9 na taong gulang. Pinalaki ni Clara ang kaniyang mga anak na mag-isa dahil iniwan siya ng ama ng kaniyang mga anak dahil sa problema ng kaniyang pag-uugali. Si Clara ay nakatapos ng kursong edukasyon. Sa madaling salita, siya ay nagtuturo ng academic. Samantalang, ang kanyang kapatid na si Katerina ay nagtatrabaho sa sentro ng kabataan. Si Clara ay hinahangaan bilang isang mabuting ina dahil sa naaalagaan naman niya ng wasto ang kanyang mga anak. Minsan ay makikitang nakikipaglaro si Clara sa kanyang mga anak at minsan naman ay dinadala niya ang mga ito sa isang bakasyon. Ngunit lahat ng ito ay nagbago nang dumating sa kanilang buhay si Annika. Sumani Brin ang magkakakapatid na Clara at Katerina sa isang kulto na nagngangalang The Grail Movement, kung saan ang mga miyembro ay naniniwalang mapupunta sila sa langit kung gagawa sila ng mabuti. Ngunit naniniwala rin silang mapapawalang sala kung sila ay gagawa ng krimen. Nagsimula ang lahat nang di ka nais-nais nang bumisita si Katerina kay Clara at sa kanyang mga pamangkin. Kasama ni Katerina sa pagbisita ang isang batang babae na nagngangalang Annika. Si Annika ay 13 taong gulang, isang Norwegian national at ulila na ng lubos. Si Annika ay inaalagaan ni Katerina nang malaman nitong ang batang si Annika ay biktima ng pang-aabuso sa bansang Norway. Isinasalaysay ni Annika ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan sa kamay ng mga masasamang tao kay Clara. Si Annika ay nagdudusa ng maraming sakit gaya ng leukemia at sakit sa bato. Unti-unti rin itong nabubulag at nabibingi. Si Clara ay ang klase ng babae na mahina at madaling manipulahin. Kaya ganun na lamang ang kanyang awa na nararamdaman kay Annika nang sabihin nito sa kanya ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Kaya tinanggap niya ito sa kanyang tahanan, inalagaan at itinuring na anak. Ngunit pinagbabawalan ni Katerina si Clara na dalhin si Annika sa kahit na anong hospitals at kailangang siya lamang ang maaaring kumausap rito sa telepono. Nagsimula na ring nakakatanggap ng mga kakaibang mensahe si Clara galing sa isang nagpakilalang doktor na nagsasabing alam niya kung paano pagalingin si Annika sa kanyang sakit. Nagsabi rin ang nagpakilalang doktor na gusto niyang makausap si Clara ng personal, kaya napagkasunduan ang dalawa na sila'y magkita ng hating gabi sa loob ng sasakyan ni Clara. Dahil nga sa gabi at madilim, hindi masyadong naaaninag ni Clara ang mukha ng lalaki. Ngunit siya naman ay napalagay nang ipakita nito ang lahat ng mga medical records ni Annika at ang diplomatikong pasaporte nito. Tamang-tama naman ito para kay Clara natanggapin at pagkatiwalaan ang nasabing doktor para mangangalaga kay Annika. Sa maikling panahon ay lalong naging kakaiba ang mga natatanggap na mga mensahe ni Clara sa sinasabing doktor. Sinasabi nito ang mga dapat gawin para mapagaling si Clara gaya ng paghaplos sa buong katawan ni Annika. Unti-unti na ring napapabayaan ni Clara ang kaniyang dalawang anak. Taong 2006, nagpa siya si Clara na ampunin si Annika. Ngunit matindi itong tinutulan ng nasabing doktor at sinabing hindi niya pwedeng ampunin si Annika dahil hindi di umano maganda ang trato nito sa kanya ng mga anak niya. Sinabi nga ng doktor kay Clara na kung gusto niyang ampunin si Annika ay kailangan niyang disiplinahin ang kaniyang mga anak at parusahan ng pisikal. Dito na nga simulang sakta ni Clara ang kaniyang mga anak gamit ang sinturon at iba pang matitigas na bagay. Agosto ng taong 2006,
Sinabihan si Clara ng doktor na dapat kalimutan ni Clara ang pagiging ina dahil hindi na di umano ito mabisang parusa para sa kanyang mga anak. Sinabihan rin si Clara ng doktor na kailangang may gawin sila at kailangang dalhin niya ang kanyang mga anak sa isang kubo. Sa kubo ay nakita ni Clara ang kanyang kapatid na si Katerina at isang lalaki na kapatid pala ni Annika at dalawang babae na sina John at Hannah. Sina John at Hannah ay nakilala ni Clara sa isang summer camp kung saan dinala niya noon ang kanyang mga anak. Ang mga kasama ni Clara ay siya rin tumulong sa hindi makatuwirang pang-aabuso nito sa dalawang bata. Ang pang-aabuso ng mga bata ay hindi masikmura ng sinuman, lalo na ang kadumal-dumal na kanilang pinagdaraanan na umabot ng 8 araw. At dito nga ay sinasaktan na ni Clara ang kanyang dalawang anak at ikinulong sa kulungan ng aso na halos hindi makakilos ang dalawang bata. Dito rin ay unti-unti ring kinain ni Clara at ng mga ibang kasama niya ang ibang parte ng katawan ng kanyang mga anak. Pinapakain rin ni Clara ang kanyang mga anak ng ibang parte ng laman ng tao. Naniniwala si Clara na ang pagkain ng parte ng laman ng kanyang mga anak ay mapupunta sila sa langit at dapat lamang iyon na gawin. Setyembre ng taong 2006, naging matagumpay ang pag-ampo ni Clara kay Annika. Ngunit patuloy naman ang pagpapahirap sa dalawang bata, sina Andre at Jacob. Sina Andre at Jacob ay ikinulong ng mahigit 1 taon sa isang maliit na kwarto, samantalang si Annika naman ay may magandang kwarto, higaan at mga magagandang laruan. Sa kabutihang palad ay nadiskubre ng kanilang kapitbahay na si Edward ang pagpapahirap sa magkapatid nang masagap ng kanyang CCTV monitor na nakakonekta sa kanyang bagong silang na sanggol. Imbis na makita ni Edward sa CCTV ang kanyang anak ay nakasagap ito ng ibang tao. Nakita ni Edward sa monitor ang isang batang lalaki na walang damit na nakagapos, madungis at kumakain sa sahig. Sa pagkabigla ni Edward sa nakita sa kanyang monitor ay agad itong tumawag sa mga kapulisan. Si Clara at Katerina ay agad na naaresto. Si Annika naman ay agad ring tumakas. Napag-alaman ng mga kapulisan na si Annika ay isang 33 taong gulang at ang totoong pangalan nito ay Barbora. Siya ay may sakit na tinatawag na glandular disease kung saan ang isang tao ay nananatiling bata. Si Clara ay nasentensyahan ng 9 taong pagkakakulong. Samantalang, ang kanyang kapatid na si Katerina ay nasentensyahan ng 10 taong pagkakakulong. Samantalang, si Barbora o Annika ay nasentensyahan lamang ng 5 taong pagkakakulong sa pang-aabuso at pagpapahirap sa magkapatid. Ang nakakalungkot ay alam lahat ni Katerina ang buong pagkatao ni Annika o Barbora at sinadya talaga niyang manipulahin ang kanyang kapatid at ilagay sa kapahamakan ang mga pamangkin dahil sa personal nito na interest.